So ayun, what's up mga karatrat? It's me again, Rat Moro. I'm back at your service. So mga karatrat, pasensya na kayo at ngayon lang tayo nakapaggawa uli ng panibagong video. So sa mga pangakuan ko na mag-gas consumption ako last Sunday, guys, I'm sorry. Fail tayo kasi bumagyo po. Maulan po, ayoko naman po na mag-test drive ng basa ang kalsada. Unang-una is hindi pa natin kabisado to si Lupi. And kailangan pa natin siyang kilalanin. So pasensya na mga karatrat. So today guys, pagbibigyan ko na yung request ninyo, gas consumption mga karatrat. So magte-test tayo ng gas consumption. So ngayon guys, papakita ko na sa inyo, no? Sabi muna tayo mga karatrat for the safety. So mga karatrat, tingnan nyo naman yung gas natin. And is blinking na siya mga karatrat. So sa bahay pa lang guys, is nagbiblink na yan. Kung sana nakikita nyo mga karatrat, blinking na siya. So empty na yan, malapit na maubos yan. Kagabi, sinilip ko na yan, konti na yung gasolina niya. So ubusin natin yung mga karatrat. Iikot tayo ng ikot dito sa Angeles, dito sa Marquee Mall. Basta ikot tayo ng Angeles mga karatrat. And then ubusin natin yung gasolina niya. And then bibili ako ng gasolina guys, isang litro. So may dala akong bote guys. So yan guys, ilupin natin. So pagmasdan nyo mabuti mga karatrat. So sa mga hindi pa po nakakuha ng unit ni Lupi, ni Easyride 150, sige. Yan siya mga karatrat. So ang episode ng video natin mga karatrat, tulad na nakita niyo sa thumbnail mga karatrat, gas consumption and top speed. Susubukan natin guys, basta makakuha tayo ng magandang buwelo at magandang daan. Susubukan natin yan mga karatrat. So relax lang tayo. So may dala ako ditong bote ng gasolina mga karatrat. Nagdala ako ng dalawang klase ng bote kasi sabi nila bawal daw yung ibang bote. So ito yung unang dala ko, sabi nila bawal daw to, pero itataray ko pa rin bumili ng gasolina gamit to, isang litro para sa ating first attempt, para sa ating tipid mold. Siguro ano lang siya, average nila siya ng 40 to 60 yung isang litro. So meron pa tayong second, pangalawang bote. So yung pangalawang bote natin is pangwalwal mode natin. So patatakbo natin siya ng 80 to 100 above. So yung pinaka max niya, sasagarin natin siya. Basta maluwag yung kalsada mga karatrat, no? Ayaw naman natin sumagal ng wasakan ng motor o kung ano man. So tara, ito yung dala ko ngayon. Ito yung baon, na, ito yung baon ni Ratmoto mga karatrat, para sa inyo to. So sana makabili tayo ng gasolina mga karatrat. Sana isa sa mga boteng dala natin is okay naman. Sana payagan nila. So para makapag-test tayo ng actual na gas consumption ni Easyride 115 para sa ating mga karatrat dyan na para sa mga karatrat natin dyan na nagtatanong ng gas consumption ni Easyride 115. Ito siya mga karatrat, ipapakita ko sa inyo. So tingnan natin compartment ko kung anong mga laman mga karatrat, ipapakita ko sa inyo. Taraan! So yun mga guys, mga ating magdala akong imbudo rito in case na kailangan natin ng imbudo, magamit natin ito. So yan yung mga ano natin, vlogging gear lang natin mga karatrat. Basura. Basura na mga karatrat. Hindi ko pa talaga siya naasikaso. Naasikaso tulad ng sabi ko sa grupo, sa group na nag-add sa akin. Salamat guys, shoutout sa inyo lahat guys. Mga Easyride 115 users, salamat, shoutout sa inyo mga karatrat. Just peace and love. Okay mga karatrat, thumbs up. Saludo sa inyo mga bossing, mga master. Saludo sa inyo. Baguhan lang tayo dito. Sana huwag nyo akong hanapan ng kung ano man, kasi bago lang tayo dito sa larangan na to. At saka bago lang tayo nagkaroon ng GY6. So salamat mga karatrat. Oh, let's go. Mag-ikot-ikot na tayo. Siguro saan tayo makakabili ng gasolina na pagbibigyan nila tayo. Kahit sa dalawang boteng dala natin, kahit isa lang doon mapagbigyan tayo, okay na yun. Basta makabili tayo ng isang litro, then the other na mag-isang litro ulit tayo. Okay? So tara, let's go. Galitin na natin ito si Lupi. So ang sarap sana niya ngayon stop, i-top speed. Kasi bakit? Mag-aan siya. Pabos na yung gasolina niya. Kaya lang, kita nyo naman yung daan mga karatrat. Sobrang crowded. So parang malabong mangyari yun. Okay, sa tayo pupunta nito, bilhin yung gasolina doon. Dito sa mata, sa tayo makakabili ng gasolina na maniniwala sila sa reason natin, sa rason natin. Basta sabihin natin, sabihin ko na lang, yung may tropa tayo na ubusan ng gasolina, so baka pwede makabili di kahit isang litro. Pwede ba yun? Ewan kung mga karatrat. So try na lang natin, no? Ano? Okay, let's go.
So mga karat-karat, nararamdaman ko pa rin yung pagiging matigas ng gulong niya. So mamaya pag may pagkakataon tayo is bawasan natin yung hangin. Kasi alam naman natin sa mga easy ride user dyan guys, masyadong mataas yung ating masyadong matigas yung ating gulong. Alam ko sa mga easy ride user dyan mga karat-karat, alam ko na alam nyo na matigas yung gulong natin. So susubukan natin yung reduce mamaya mga karat-karat pag nakakuha na tayo ng gasolina, para alam natin kung tutuloy pa tayo sa ating gas consumption experiment, no? Okay, so yung gasolina natin sana umabot sa gasolinahan. Ayaw ko magtulak. Blinking, 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 sana umabot ka para tayo lahat ay masaya. Because of Typhoon Rolly, hindi tayo nakalabas ng kalsara. So pasensya na kayo mga karatrak sa mga napangakuhan ko ng gas consumption last week. Pasensya na, I'm sorry po from the bottom of my heart. Because of the bad weather and the typhoon guys, I failed. So I'm sorry, inaamin ko naman yan. So ngayon guys, babawi ako para sa inyo. Isang tipid mode tayo and isang walwal mode. Dito tayo magtete sa city of Angeles. So sa mga taga Angeles, shoutout mga karatrak, it's me, Ron Maro. So yung mga karatrat, malapit na tayo sa gas station. So tara, magchecheck, magpapagas tayo. Itatanong natin kung makakabili tayo ng 1 liter lang gas. 1 liter lang mga karatrat. For sa ating testing lang. So, sana payagan nila tayo na. Sana pumayag sila, sana walang problema. Boss, pwede magparipil sa bote? Pwede magparipil pa sa bote? Bote? Sa ano? Yung tropa kasi naubusan ng gasolina, ibabaka pa namin. Pwede ba dito, boss? Ha? Hindi pwede? Ha? Manipis po kasi ito, boss. Pwede, sir. Saglit pa naman, sir. Hindi naman siya i-inbox, sir. Isasalin din agad, sir. Lagyan natin dito. Ha? Hindi pwede, sir. Ano kayong pinilagyan, sir? Naghalungkot pa kami sa kalsada. Naghalungkot pa kami sa kalsada. Sir, sa mga babasagin, ganun pwede? Hindi naman kasi yung ano doon. Ah, hindi kasi. Paano kaya yan, sir? Sige, atin. Lawan natin ang matapos. O, sige, sir. Ah, dito nilalagay. Tatago natin. Kasi ba yan, sir, dito? So, tagal saan, sir? Tag isang litro. Oo, tag-isa. 1 liter. Oo, tag-isang bote, tag-isang litro. Yung tropa kasi doon tumirik. So kailangan nyo ng ano? 1 liter. Opo, tag-isa po. 1 liter. Una 1 litro. Sa pangalawa 1 litro din, boss. Unleaded, boss, unleaded. Ano yung boss? 2 liters yan? Ano yung pagbukurin mo? Tag-1 liter sila parehas. Kaya? Okay. Dami nang sasayang bawal, sabi nung iba bawal din sa bote, wala kaming puntahan eh. Tago ko na sir, balutin yung basahan no, para hindi siya mainita masyado. Malapit lang naman. Okay, isang bote, 1 liters. 1 liter I mean. Okay. So 1 liter mga karatrat. So yung mga karatrat, tagumpay tayo, nakakuha tayo ng gasolina. So 2 liters to. So yung mga karatrat, success na tayo. Ay 2 liters, so kailangan ko magpagas ulit mamaya mga karatrat. Kailangan ko na naman mambola ng gasoline station ito. So yung mga karatrat, success tayo. Let's go. Bago tayo mabuking dito mga karatrat. So sabi niya manipis yung ano natin, plastic natin. So hindi siya pwedeng magtagal sa container natin. So kailangan na natin tong ubusin mga karatrat. So mga karatrat, tagumpay tayo. Thumbs up. So salamat brother at pinagbigyan mo kami, pinagbigyan mo ako sa konting pambubola ko. Shout out to you sir. So hindi ko na natanong pangalan mo sir kasi medyo kinakabahan din ako. Mga karatrat, ay yung gasolina natin still blinking. So ay itabi natin sa rest. Tingnan natin kung saan makakaabot yung kanyang pagbiblink ng gasolina.
Okay. So yung mga karakter, drinking na yung gasolina natin para magkaroon tayo ng idea yung mga karakter natin dyan. Para magkaroon ng idea kung gaano pa kalayo yung mararating ng inyong blinking fuel gauge. So ayan mga karakter, sana nakikita nyo, nagbiblink na siya. So tingnan natin kung siya makakabot mga karakter to, nakasira yung kanyang trip meter. So let's go. Let's go around Angeles. Yahoo! Walwalin muna natin yung ating gasolina. So tingnan na lang natin kung siya abot mga karatrat. Woohoo! Yeah, come on, break it down, yo. J2S. So isa sa mga iniidolo ko dating motor. So shout out brother. Pupunta natin yung aking mga co-workers, yung mga katrabaho natin, yung ating kamaksin. Dadalawin natin sila sa kanilang pwesto habang inuubos natin tong gasolina ni Lupi. And then mamaya after that, punta na lang tayo sa around Angeles. Mag-ikot-ikotan tayo mga karatrat. So tara. So surprisahin natin yung ating mga karatrat. So titingnan natin kung makikilala nila tayo kung sa ating attire. Alam ko kilala na nila si Lupe, pero tingnan natin kung makikilala nila tayo pag approach natin sa kanila, no? Tingnan natin kung may tao. So ayan, andyan si Kuya Wilmar. Sir, saan ang office ng Maxine po? Sir, ano? Sarado. Sarado? Sunday? Ah, Monday. Pero dito lang po, sa loob ng building na to. Pag makikita ko yung bangit. Rento to ah. It's a prank! It's... Sa loob na to. Sa loob, sir? Labi ay ka? Hindi. Saan pupunta? Nagwawaldas ng gasolina. It's a prank. Oh. My baby. Ay nakit. Nakita mo palagi yung ID ko, dati tinago ko muna, itaano, nakabungat pala yung aking ID. Matamahusay ka talaga. Sana bait na pala mo ko rin yun, ba? Huwag mo munang iyan yung preno, matigas ang gulong, madulas. Yeah, it's Lupi! Nagabi na itang kayo. Sa pagkanaan. So yung mga karatrat, may pagtsikana muna dito sa ating mga tropa. So don't worry, uubos natin gasolina na yan, magagas consumption tayo. Okay, mag-alala, pangako yun sa inyo, mamaya-maya lang. Yeah, par. So yung mga karatrat, kunting tsikahan sa ating mga kaibigan doon. So naprank ko si na Kuya Wilmar at si Aldrin. So sorry guys, alam nyo naman, it's a prank mga karatrat. So shoutout sa mga brothers natin ng Granad ngayon. Today is Sunday, Rides Day. So ingat na lang tayo mga karatrat. Ride with caution mga karatrat. So kunting pag-ingat sa daan. So mga dream bike natin to, mga sniper. So huwag natin kakantihin to kasi wala naman tayong ibubugar ito. Lalapain lang tayo ng mga to. Uy, shout out, sniper! It's Lupi! On the road, guys! Iba ka, kuya! Ingat lang! So doon tayo marais, mga karatrat, doon tayo sa parte ng Magalang. Siguro mga karatrat, 30 minutes na tumambay sa mga tropa. So napahinga yung ano natin, yung odometer natin. Pero hindi ko naman pinatay yung makina mga karatrat. So doon tayo magtetest karatrat ng gas consumption natin sa may going to Tarlac or going to Mount Arayat mga karatrat. So ano meron dito mga karatrat? So
Hi guys, so tulad na sinabi ko sa inyo mga kartrat, today is Sunday. Marami talagang sakyan ngayon mga kartrat, so mag-iingat po tayo lahat mga kartrat. So ride safe. Ride safe. Ride safe mga kartrat. So sa grupo na yun, ingat po. Ah, kita nakita nyo mga kartrat, may aksidente nangyari. So siguro nakahanduse sa sahig. So sana okay naman siya. Tulad ng sinasabi sa inyo mga kartrat, ride with caution. So kung gusto nyo tumakbo ng mabilis, dapat ano, kailangan mo ng ano, skills ng defensive driving. Paano ba explain nyo? Hirap pagtanga. So kailangan mo ng defensive driving guys, para madepensa mo yung sarili mo in case of emergency. So di ko kaya explain yung mga kartrat. So unawaan nyo na po. Basta kayo mga kartrat is kailangan nyo ng defensive driving para magdadrive tayong lahat. So para safety tulad nun, sana okay na si kuya. Sana makarecover siya agad. Sana wala siyang major injury para makapag-rise sa uli. So tulad naman sinasabi yung mga kartrat, it's Sunday ride. So madami tayong riders dito sa daan. Ingat-ingat na lang tayo mga kartrat. So as of now mga karatrat is hindi pa rin nauubos yung gasoline ng inuubos natin. So umalis tayo ng bahay is blinking na yung ating gas. Yung ating nagbiblink na yung gas natin, until now hindi pa siya nauubos. So nakatakbo na tayo ng almost 11 kilometers. So tumambay na rin ako ng mga 20 minutes no, sa mga tropa natin sa Maxim, mga Maxim riders. So still nakikita niya naman, andyan pa siya. So mga kartrat, gusto ko naman mag top speed tayo. Ayoko naman to, ayoko naman sugulan to. Safety na rin natin, no. Then tumbling, umay umay. Alam nyo mga kartrat, may napapag-usapan na sa group na wala raw arangkada si T-Red 150. So guys, tulad na sinabi sa inyo, hindi naman ako eksperto. Gusto ko lang malaman, hindi man eksperto, gusto ko lang malaman ninyo na baguhala ako sa scooter. So ngayon lang ako nagkaroon ng scooter, to si Israel 115 nga natin. So hindi ko alam yung sinasabi yung arangkada, yung ano ba yung sibat ng motor, yung torque nya. So hindi ko alam yung mga kartrat. So, sa mga nakakalang mga kartrat, comment na lang po sa baba, no, para magkaroon naman ng idea si Rat Moto, ano ba yung sinasabi yung arangkada. So si Lupi, patatakbuhin ko to ng 0 to, tignan natin kung hanggang siya abot. So may checkpoint doon, sana hindi man tayo maging violation. So tara mga kartrat, gusto ko lang malaman yung sinasabi yung arangkada. Kung tarangin mo ng arangkada si Isred 150 natin. So panampasin na natin mga sasakyan and then sisibat tayo. So 0 to 60 na siguro. 1, 2, 3. Seventy, 80, 90. So mga kartrat, hindi ko alam yung kung ilang segundo yon kung nakuha niya yung 60, 70, 80 and 90. So nakita niyo yung mga kartrat, tutunakbo natin. So hindi ko masabi kung bakit niyo nasasabi na walang arangkada si Isred 150N. So para sa akin naman is okay na yung arangkada niya mga kartrat. Mga kartrat, grabe, parang pinapahanga ako ng motor na to. Bakit ko nasabi? So guys, nag take off ako ng bahay, is blinking na yung ating gas. So nagwo-worry na ako, baka sabi ko, kasi na to tumirik. So nagbaho na tayo ng gasolina, no. Bumili na ako ng 2 litrong gasolina, 2 bote, 2 litro. So ngayon mga kartrat, tignan nyo, nag-blinking pa rin yung ating ano, blinking pa rin yung ating ano, tinuloy yung gas natin. Until now, nag-blink pa rin siya mga kartrat. And then nakatakbo na tayo ng 42 kilometers. Ano, takbo na natin, 42.5 na. Tumambay pa ako nyan doon sa ano, sa mga kagrupo ko doon kay Maxim. Tumambay pa sa tambahan doon mga 20 minutes. So hindi ko naman pinatay yung makina natin, kasi nga inuubos natin yung gasolina. Pero until now mga kartrat, parang na-amaze ako. Kasi naka 42 kilometers na siya, until now blinking pa rin yung kanyang gas. So sa mga karatrat natin dito sa Tarlac, so shoutout po everyone. And then sa mga ating Isred 150 user,
dito sa Tarlac. So shout out sa inyo guys, sana magkasama-sama tayo sa rides natin. And then shout out ko na rin pala mga Rattrat, yung aming group, bagong group ko ni EasyRide150N user group. So shout out sa inyo mga Rattrat, sana matupad yung ating mga plano na mag-ride. So shout out guys, heart heart puso puso. So guys, yung pag-uubos natin ng gasolina rito sa laman ng ating tank is hindi siya baby mga Rattrat ha. Takbong ano yan, takbong 90, 100 yan. So basta makabuelo ako, sinasagat ko yan, 80, mga ganyan takbuhan ni Marat. Well move, sabi nga. Kasi nga gusto ko na siyang maubos, ayaw niya maubos mga Karatrat. Oh, huwag kang ulan mga Karatrat, huwag kang ulan. Kailangan ko matapos tong aking mission for today guys. Mga Karatrat, 52 kilometers. Hanggang ngayon nagbiblink pa rin yung ating gasolina. So mga Karatrat, parang hindi po, ano, parang hindi siya nauubos mga Karatrat. Ako yung napapagod, nakapit 7 kilometers na tayo, hindi pa siya nauubos. Hanggang ngayon, andito pa siya, may laman pa siya. Itapon ko na kaya ito sa daan mga Karatrat. Saya nun. Gusto kasi pakita sa inyo mga Karatrat kung hanggang gaano kalayo pa yung mararating ng inyong gasolina kapag nagbiblink na yung inyong, ano, fuel gauge. So gusto ko i-share sa inyo mga Karatrat para may idea kayo kung gaano pa siya kalayo kung sakaling pag-blink na yung gasolina ninyo at nasa biyahe kayo. So hindi kayo mag-aalala na kung gaano pa kalayo yung mararating na inyong gasolina. So ito, ipapakita ko yun sa inyo mga Karatrat. Hindi kayo pagdadamot yung mga Karatrat. So abangan na lang natin ha. Mamaya i-update ko kayo guys pag tumirik na yan. So salamat! Mga Karatrat, update ko na kayo ha. Buhay pa yung gasolina natin. Takbong 80, 90, 100 mga Karatrat. Hindi yan tinipid. Hindi yan tipid mode. Walwal mode natin. Inubos yung gasolina natin mga Karatrat. So hindi naman tayo nagtipid ng ating ano. Pag uubos ng gasolina mga Karatrat, walwal mode yan. 70, 80, 90, 100 ang takbo natin. So still na, until now, yung gasolina natin sumisipa pa. Para maharating ako ng Pangasinan na gamit yung gasolina ako na nag-biblink. Hanggang ngayon nag-biblink pa siya. Buhay na buhay pa siya mga Karatrat. Parang hindi siya naubos. Bakit ganun? Bakit ganun Karatrat? Hindi siya naubos. Bakit ganun? Ha? Hindi ko alam. Bakit nga? So wala akong idea mga Karatrat. Just chilling guys kasi solo ride ako ngayon. Kaya minilibang ko na yung mga sarili ko mga Karatrat. So wala eh. Wala pa yung kasama ngayon eh. Kasi buha kala ko, lalaro lang siya na mauubos siya agad. Hanggang ngayon guys, buhay pa! Ano ba yan? Kakaumay! Gawin lang guys. Mga Karatrat, update ko kayo mamaya ulit, no? Takbo ka mabuti tayo mga Karatrat. Baka kasi sabihin ng iba dyan, alam nyo naman, may mga haters tayo, mga EasyRide150N. Tipid mode yung takbo natin. So ayan, hindi tayo magtitipid guys hanggat tumatakbo tayo. So hanggat kaya ng motor natin yung takbo niya, para takbuin natin siya, no? So iba tayo eh, hindi naman tayo papogi eh. Hindi tayo perfect, hindi tayo ang ganda nito, ang ganda nun, hindi tayo ganun. So kung ano meron siya, ipinapakita natin mga Karatrat. That's the power of Loopy Gearboard. Goma, goma. Pahit lang guys, tiwala lang. Malakas ang motor natin. Tiwala lang mga Karatrat, may tiba yung motor natin. So huwag tayo magpapadala sa kanila. Hindi nga sila nagpapadala sa atin. Ayaw pa magpapadala, di ba mga Karatrat? Chill ride na mga guys. Chill ride na tayo mga Karatrat. And peace out, not the brand war. So ayaw ko din ng brand war na yan. Lahat ng motor mahal ko. Ganun tayo. Iba tayo eh. Hindi tayo sila. Basta ka na nga. Tama na ngayon. Mamaya na uli. Okay. So umabot na tayo ng I think Paniki. 70 kilometers. God, my God, hindi siya maubos-ubos, guys. Ano, umay na ako kapipiga dito sa throttle natin. Bakit gano'n? So, shout out po sa mga taga rito. Welcome po. Ato Paniki. So, shout out, guys. Shout out sa mga Karatrat ko rito. So, again and again.
makikiransirat mo ito mga karatrat. So salamat mga karatrat natin dito sa mga kapatid natin dito yung Isirat 2015 user, sa mga G16 user guys, shoutout sa inyo mga karatrat. So mabuhay tayo, alam natin yung power natin, no? Parang tagtag back to the road, back to the wow, wala lang. So yung mga karatrat, at tumirik na yung motor natin, tumirik tayo dito somewhere in nowhere. Siguro wala na, oh, patay na mga karatrat. So isa lang ibig sabihin yung mga karatrat, wala na tayong gasolina. So ayan, so mga karatrat, blinking gasolina natin, nakatakbo tayo ng 78 kilometers. So yung gasolina natin kanina nung umalis tayo ng bahay, nagbiblink na talaga siya. So isinugal ko lang siya. So akala ko nga mga 30 to 35 kilometers may empty na siya. So luckily guys, so luckily mula na nagblink siya, nakatakbo pa tayo ng 78 kilometers. So sa mga karatrat natin dyan na nag-aalala, kung nasa biyahe ka tapos bigla nagblink yung gasolina mo, yung fuel gauge, so don't worry guys, kaya pa niyang tumakbo ng 78 to 80 kilometers. Kasi kanina tumambay pa ako doon sa tropa na around siguro mga 20 minutes, pero nabuhay naman yung makina niya pero hindi siya natakbo. Kaya siguro average siya na 80 kilometers mga karatrat bago ma-empty yung iyong gasolina. So yung mga karatrat, ipapakita ko sa inyo, silipin natin kung talagang wala na siyang gasolina. So tumirik na tayo dito. So start natin. Wala na mga karatrat, buhay yung ating kill switch, buhay siya. And then start natin. Wala na tayong gasolina. So i-check natin yung tangke mga karatrat. Gusto ko mga karatrat, So sa nangyaring test natin mga karatrat, sana may nakuha kayo. May nakuha kayong idea na naubos yung gasolina natin mga karatrat. Naubos yung naman ng tanke natin. So sana may nakuha kang idea mga karatrat. Yun lang naman ang habol ko. Gusto ko lang naman makapag-share ng idea. So sana nakatulong yun sa inyo na. So tingnan natin ngayon kung mayroon pa tayong laman sa tanke. So sisilipin natin yan. So ayan mga karatrat, simut ang ating tangke. Pakita natin sa cellphone natin. So mga karatrat, di ko naman kayo dadayain, no? So wala naman ako mapapala kung dadayain ko kayo. Ano ba may makukuha ko doon, di ba? So honest review lang tayo, no? So ayan yung tangke. Ayan mga karatrat, so empty na siya. Empty. So alugin natin. So wala na lang nakikita, no? Plotter na lang yung mga karatrat, plotter. So dito natin matitest mga karatrat yung kanyang gas consumption. So wala na siyang laman guys, empty. Yan, inaalog ko yung mga karatrat, oh. Empty. So nice, nakatakbo tayo ng 78 kilometers. Muna na mag-brake ang ating motor. So yun, ihanda na natin yung ating gasolina.